All right. So, yan, pag may tanong po ako sa inyo, dito na magano po kayo, mag-type po kayo sa chat box, no, para interactive po yung ating session ngayon. Okay ba 'yon? Ayan. Opo daw, opo. Okay, so welcome to International Marketing Group Financial Literacy Campaign. So, we have a campaign talaga, no, for financial literacy kasi marami nga po sa atin ngayon, 'di ba, nawala ng trabaho, namumuro problema. Paano na yung finances nila, so hindi na paghandaan yung ano yung kanilang future, so marami sa atin ganun yung situation. Okay, so kaya po meron talaga kaming campaign and we have a mission to financially educate families, no, by the year 2025. So ang mission namin is 10 million and congratulations dahil part na kayo ng 10 million, kaya palakpakan po natin yung sarili natin. All right, yan. And before we start, we always start with a prayer, no, by the True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Sabayan niyo po ako in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of the universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So yan, sa prayer pa lang, napaka-powerful na. No? Nagpapayaman tayo, not because para sa sarili lang natin, dahil maraming tao ang nangangailangan din ng tulong natin. No? So katulad sa mga nangyayari ngayon, meron talaga mga less fortunate or yung mga needy. No? So lalo na sa sitwasyon ngayon, no? Paano tayo makakatulong sa kanila kung tayo mismo ay walang-wala rin. No? So that's why the purpose of wealth is to love other people. No? Magbigay tayo ng blessing sa kanila. Okay? So by the way, my name is John Abud. Dati po akong senior systems analyst, programmer, no, or manager po ako sa isang bangko. That was 2016 po yung pinaka ano ko doon. Last day. Okay? So ayan, pag IT professional po, malalaki po talaga income niya, no. Me and my wife parehas kaming IT professional and at the same time manager ako, so talagang ilang beses na ako na-increasean. Talagang maganda yung ano namin dyan, compensation package ko dyan. No? And at the same time, yung mga benefits na natatanggap namin, sobrang ganda. But meron lang problem. No? Kaming mag-asawa kasi, sobra kami kong gumastos. No? And ang nangyayari, mas malaki yung perang lumalabas kaysa sa pumapasok. No? So meron bang ganun dito? No? Yung madalas hindi na ma-manage yung pera. Mas marami yung lumalabas kaysa sa pumapasok. So yan, ganun kaming mag-asawa before. And kung ikaw yung taong ganun, makaka-relate ka talaga sa story namin. Okay? So, hindi naman usapin dito kung gaano kalaki yung income natin, di ba? Kasi at the end of the day, ang tanong dyan, ano na yung ginagawa mo pag hawak mo na yung income? Yan, so kaming mag-asawa, pagdating ng income, gastos na agad. Or hindi pa nga dumarating yung income, na gastos na. So ganun po yung ano namin, yung habit namin before. No, so kaya yun yung isa sa reason bakit kami nabound sa utang. Umabot po ng mahigit 1 million yung naging utang namin. So very frustrating, talagang nakakaano siya. Nakaka-drain ng energy. Sobrang stressful na kapag ka dumating sa point na ganun na kalala yung utang mo. But that was 2016. Then nung naghanap kami ng way para mabayaran namin yung utang namin. So naghanap kami ng mga sagot dun sa tanong namin sa sarili namin. Talaga bang ito na lang yung buhay natin? Iikot na lang ba yung buhay natin sa pagtatrabaho, tapos sa sahod, magbabayad ng utang, tapos gano'n na naman uli. No? So parang naging sistema na natin. Hanggang sa tumatagal, parang wala ka na-achieve. So, nung nag-start kaming magtanong, then doon din kami nakahanap ng mga kasagutan. No? And isa rin sa mga sagot na yon, yung free seminar na na-attendan namin sa Makati. And that was the seminar from IMG. No? So, umattend kami doon mag-asawa,
And during the seminar, ang dami talagang realization. No, doon namin na-realize na mali talaga yung pag-manage namin ng finances. No, and pagdating ng June 2016, no, nag-member na ako sa IMG because kailangan ko talaga ng financial education. Uhaw na uhaw ako pagdating po sa financial education. Kaya po ako nag-member sa IMG. So, kaka-attend ko ng seminar. Yan, na-develop na na-develop yung ating mindset. So, nagbago na yung pananaw. So, from dating magastos, na-convert na sa nag-iipon. Yan, nagbabayad ng utang. And eventually, nag-i-invest na rin. And by December of 31, 2016, so, yun na po yung aking last day sa company kasi po nag-decide na ako na gawin itong full-time, no, yung pagtuturo sa mga tao na makapag-ipon at makapag-invest ng tama, no, mamanage yung kanilang income. Kasi naniniwala po ako na marami pong katulad ko na ang laki-laki ng sahod pero parang walang napupuntahan or worse, nababawon pa sa utang katulad namin. So maybe marinig lang nila yung story ko. So, ma-inspire sila, ma-motivate sila na pwede palang mabago yung financial situation kahit baon ka pa sa utang. Na, and sa loob po ng 4 years na nandito ako sa IMG, isa na po ako sa Executive Marketing Director, no, Licensed Life Insurance Agent, Certified Associate Financial Planner, one of the financial coach of the Truly Rich Makers team, and isa rin, na rin po akong entrepreneur. So, we made a big decision in our life. That was 2016 pero yung big decision na po na yun, ito na po tayo ngayon, no? So mas nag-i-improve na yung ating finances. Okay? So from dating baon sa utang, ngayon may several investments na. And my mission and passion is to educate people how to save and invest safely and correctly. Okay, kaya yun po yung mission ko sa inyo ngayon, i-educate kayo para kayo din makapag-ipon at makapag-invest ng tama. And so ang topic natin, the secret to saving and building your future, taking control of your money. So our ground rules po, mag-focus lang po tayo because napaka-iksi lang po nitong oras natin. No? So around 1 hour lang ako mag-talk or so sobra lang ng konti doon. Kaya po focus lang tayo. No? So wag po nating sayangin yung oras ng pag-attend natin dito. No? Kaya po I want you to focus. And mas maganda po kung nakaupo kayo. No, kung merong mang nakahiga sa inyo, mas maganda umupo po kayo. Kasi baka mamaya nakahiga kayo, oh, medyo mainit, baka makatulog pa kayo, di ba? Sayang yung matututunan nyo ngayon dito. Okay? And question and answer after na lang po ng webinar natin, sasagutin po yan ng mga taong nag-invite po sa atin. Alright? So, bakit ba namin ginagawa itong mission, no? Itong pagpapalaganap ng financial education? Kasi po na-empower kami ni Brother Bo Sanchez. Dahil siya po ay nagtuturo din, no, kung familiar kayo sa kanya, nagtuturo din siya on how to improve our finances din and makapag-invest din tayo ng tama. Okay? And sa book niya na 8 Secrets of the Truly Rich, nabanggit niya rito yung IMG. Sabi niya rito sa kanyang book, "For me, or I wish to thank the International Marketing Group who introduced me to these figures. As usual, I put stories behind the number." So nagpapasalamat sa IMG kasi isa rin siya sa natulungan at naturuan ng IMG. Alright? And isa pa po bakit namin ginagawa itong mission ng IMG is dahil din po sa aming mentor na si Boss Rex Mendoza. Okay, so Boss Rex Mendoza is one of the best financial guru in the Philippines and in Asia. So pwede niyo pong i-search yung kanyang pangalan, no, Rex Mendoza. Ayan, so meron din po siyang books. At dito po sa kanyang second book, nabanggit niya yung IMG, sabi niya, "For me, IMG is an industry disruptor." No? So financial industry po yan. "Their business model has evolved over time, but one thing has been constant. We are focused on educating people financially, no, as the foundation of our membership platform." So yan po talaga yung focus ng IMG. So mag-educate po. No? Kaya po talagang blessed kami because ito po yung mga mentors namin. No, so about sa financial and pagpapalaganap ng financial education. Okay, so the secret to saving and building your future is actually a book. Yan po yung i-discuss ko sa inyo ngayon. Alright? So yan, ito po yung big question natin. No? Dapat tanong din natin sa sarili natin. Do we need financial education? Kailangan ba talaga natin yan? No, kasi ako, nung nakatend ako ng seminar, talagang sinabi ko, kailangan ko talaga yan.
yung financial education. Why? Dahil po dito, di ba? A lot of people or good people fail. A lot of people work hard, work smart, but they end up failing pa rin, di ba? So marami nang mayroong bata pa, mayroong may edad na, may mga teachers, OFWs, doctors, no, engineers nagfe-fail. Di ba? Kami nga mag-asawa, di ba? IT professional, nagpe-fail. Ang lalaki na ng sahod namin. Supposedly, kaya namin talagang bilhin yung mga bagay na kaya namin bilhin. But eventually, nag-fail pa rin kami financially. And marami po sa atin, sobrang tagal na nagtrabaho, magre-retire na lang, wala pang enough savings. So, do you agree na maraming taong nagpe-fail? No? So, financially. So, the main reason is people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. No? So, yun yung bottom line. Eh. Hindi talaga natin napaplano or namamanage yung ating personal finances. So, in short, kulang tayo sa financial education. Yan. And sabi nga ni Robert Kiyosaki, it's not about how much money you make. No? Katulad na nabanggit ko, kahit gaano pa po kalaki yung income mo. Ang tanong po dyan, meron ka bang itinatabi? Meron bang natitira? At alam mo ba kung paano magtrabaho yung pera? Or nagtatrabaho ba yung pera para sa'yo? O kaya naman, yung pera mo, aabot ba yan sa mga next generation ng family mo? No? So yun po yung quote ni Robert Kiyosaki. Napakaganda po talaga ng kanyang quotation. No? So we have wrong money mindset. No? Ito po yung mga problem natin. A lot of people believe that financial education is only for the wealthy. Lalo nang may hirap, di ba? Ay, pang mayaman lang yun, siguro. Hindi tayo pwede dyan. No? Pagka narinig nila yung salitang investment, yan, pang mayaman lang yan. Pero pag narinig nila yung malaking kita, ay papasok. No? Yun po yung mga wrong money mindset natin. Number two, many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Wala na tayong ibang maiisip pag nagkaroon tayo ng problema financially, mangungutang. Do you agree? Di ba karamihan ng mga Pilipino, ganyan ang ginagawa. Even kami, kahit malalaki yung sahod namin, pagka nagkaroon ng problema, utang po yung kalalabasan namin. Okay? Some even rely on luck. So marami sa atin tumataya sa loto, and marami na rin tumama sa loto, but maririnig mo yung mga stories nila, no? Mababalitaan mo na lang after a few years of balik sila sa dating situation nila. And worse doon, nababawon pa sa utang. Why? Because they don't know how to manage the money. Kahit po tumama sila ng malaking amount, nauubos lang din po yun kasi wala silang financial education. Okay? So many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their futures. So marami po sa atin na papalibutan po ng mga magagastos. Okay? Or maybe ikaw yung isa sa magastos na nakakahawa doon sa kasamahan mo. So ako po, isa po ako sa magastos. Alright? So, mga kasama ko din magagastos. So that's why, sama-sama kaming mga magagastos. Kaya po, check po natin yung mga taong nakakasama natin. Baka sila yung reason bakit hindi tayo nakakaipon. Okay? So ito po yung mga maling akala natin. Next, maraming Pilipino, kukunti lang yung savings, pero sobrang laki ng utang. Diba? Yung iba nga, wala talagang savings eh. And ano yung naiipon? Utang lang. Katulad namin mag-asawa, wala talaga kaming savings, but we have huge debt. Okay, so ano po yung reason? Because many people use their credit cards as emergency funds. So, katulad namin mag-asawa, lahat na lang ng bibilhin namin, ikakarga namin yan sa credit card namin. So ano ang ending? Hindi namin namamonitor kung ano yung mga expenses namin. And eventually, nag-pile up siya, dumami na dumami, plus the interest. So nabaon kami na nabaon sa utang. Okay, pangalawa, most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. Diba? Ang style natin, pag maliit ang income, maliit lang din ang utang. Eh. No? Pero the moment na tumataas yung income natin, supposedly, namamanage na natin yung utang kasi maliit lang naman. Pero ano nangyayari? Diba? Habang tumataas yung income, tumataas yung lifestyle, so tumataas din ang tumataas yung utang natin. Okay? And next, loans and debts are accumulated rather than investments. Ang bilis lang po mag-accumulate ng utang. Imagine, ikaw magbubuo ka pa lang ng pamilya. Di ba? Papakasal ka, iuutang na yan eh. Marami po sa atin ganyan, kakasal pa lang, uutang na. So, pagka nabuntis, tapos mga anak, utang na naman. And then bibinyagan, uutang na naman. Magbe-birthday, yung 1-year-old. Di ba? Utang na naman. So, nag-start ka pa lang ng family, nagbubuo ka pa lang ng family,
Baon ka na kagad sa utang. So, paano pa pagka lumaki pa yung bata, di ba? Nagagatas na ng marami, tapos nag-aaral na yan. Wala na, paikot-ikot na lang yung buhay mo sa utang. Kaya sobrang bilis lang mag-accumulate ng utang. Pero yung investments, wala tayong na-accumulate. Katulad namin mag-asawa, kundi pa namin nakilala ng IMG, utang lang talaga yung na-accumulate namin, hindi siya, walang investments. Okay? Kaya marami po sa atin talaga nababaon sa utang, nahihirapan mag-retire. So, ayon sa Senior Citizen Survey in the Philippines, 40% po ng mga senior citizen umaasa sa mga anak. Huh? Nakakalungkot, pero totoo. Okay? So, kaya po dapat tayo, we have a moral responsibility. Nakapagka po nag-60 years old tayo, hindi na tayo aasa sa mga anak natin. Kasi kung yung mga anak natin, medyo challenging din yung kanilang financial situation, na ang ending niyan, pag tayo na-hospitalize, mangungutang yung mga anak natin para sa atin. Which is magiging parang masakit para sa atin yan, as a parent, na makikita mo yung mga anak mo na mahihirapan. So para hindi mangyari yon, ngayon pa lang, paghandaan natin yung ating retirement years. Okay? Because yung retirement years natin, yan yung pinaka-expensive, no, sa timeline ng buhay natin, the retirement. And marami po sa mga senior citizen or 30% still working. Kasi nga, hindi nila napaghandaan yung retirement. No? Hindi sila nakapag-build ng passive income. So, kailangan pa rin nila magtrabaho kahit hirap na hirap na sila. Ayan. So, marami po sa atin ngayon umaasa sa government, di ba? Charity, donations, or government. Okay, so 20%. And yung iba, umaasa sa SSS. Ah, meron naman akong SSS. Hindi na ako mag-i-invest. No? Come retirement, malaman nila na sobrang liit lang din naman pala na makukuha nila, which is not enough para masuportahan mo yung responsibilities mo sa sarili mo. Lalo na po yung medical needs, di ba? Eh, magkano po yun? So, kulang na kulang po yung pension na makukuha mo from the government program. Okay? So, maganda siya, pero not enough. Alright? And 2% lang dito sa mga to, or sa senior citizen na to, ang financially independent. So, the question is, saan mo gusto mapabilang dito? Yan. So, type mo nga sa chat box kung saan mo gusto mapabilang. Yan. Bakit kaya ayaw lumabas ng chat box ko? Yun. Ah, saan nyo po gusto mapabilang? Sige, type nyo po sa chat box. O, 2%. Yan. Okay? So, syempre, lahat naman tayo, gusto natin mapabilang dun sa 2% financially independent. Pero paano? Paano natin siya gagawin? Okay? So, kaya po, sundan nyo po yung ituturo ko sa inyo mamaya. Alright? And saving the wrong way, a lot of people end up with nothing after working for 20 to 30 years, no? Because they did not know and understand the power of investing correctly. Even kami, no, kung hindi kami napunta sa IMG, wala talaga kaming naiipon kahit gaano pa kami katagal nagtatrabaho. And marami po sa atin, ganyan yung naging sitwasyon, di ba? Yung iba nag-a-abroad, no? Yung mga nagbabarko, o kaya naman dito nagtatrabaho. So, tagal-tagal nagtrabaho, parang walang naipon. So, walang nangyari sa pinaghirapan nila. Number two, Filipinos are the only people with 13th month pay. Okay? So, kaya lang ang mga Pilipino, advance mag-isip. Hindi pa dumarating yung 13th month pay, ina-advance na. Okay? So, katulad ngayon, di ba, nagkaroon tayo ng crisis ngayon. No? So, nagkaroon ng lockdown. So, yung ibang company, nagbigay na ng 13th month pay. E, paano kung na-advance mo na yung 13th month pay? Ano na ipambabayad mo pagdating ng December? Mamangungutang ka na naman. Okay? And kami, no, ako sa company namin hanggang 16 months yung aking income. So ibig sabihin 16 months yung natatanggap ko sa loob ng isang taon. Pero yung bonus ko na yun, talagang pambayad lang siya ng utang. Yan, laki-laki nun, di ba? So na-experience ko po talaga yan. So wala po talagang nasasalba sa bonus ko. So, nakakalungkot man, pero ganun talaga eh. Siguro kailangan kong matuto muna. O kaya, eto tayo ngayon. Alright? And hindi alam kung ano ang tama. So, what about you? Ano ba yung current situation mo ngayon? Okay ba yung iyong finances? So, maganda ba siya? Stable ba siya? Or naghahanap na yan ng oxygen kasi naghihingalo na yung iyong bulsa? Okay? So, assess po natin yung situation natin. So, sabi po ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Tanong ko sa inyo, gusto nyo bang yumaman? Okay? So, kung gusto nyo pong yumaman, definitely,
dapat financially literate tayo. Okay, so yan po yung pinakasusi natin. So with financial education, you can face all those challenges, there is hope. So meron pa tayong pag-asa. Kaya kung ikaw yung tao na gusto mo mapabilang dun sa 2% financially independent na senior citizen, makinig po kayo dito sa mga ituturo ko sa inyo. No? Yung four basic financial planning concepts. Basic concept lang ito pero napaka-powerful nito. So pag in-apply ninyo to sa buhay financial ninyo, believe me, magiging financially independent kayo. So pag-usapan natin yung X-curve concept. Okay? So may dalawang line po tayo. Yung red line, yan po yung line pababa. Yung blue line, yan naman yung line pataas. So yung blue line, ang tawag natin money line. Okay? And then yung red line, ang tawag naman natin responsibility line. Karamihan po sa atin, ang financial situation nandito sa left side ng X-curve. Bakit po? Kasi po tayo po yung mga walang ipon, pero maraming responsibility. Pero syempre, ang pangarap natin, as we grow older, gusto natin yung money line natin from no savings, magkaroon tayo ng big money sa future. Okay? And from big responsibility, gusto natin, pag tayo may edad na, wala na tayong responsibility. O kaya ko, konti na lang yung responsibility natin. And ano ba yung responsibilities na meron tayo ngayon? Diba, meron tayong food, shelter, clothing, education, health, debts, and loss. And majority of these responsibilities are permanent responsibilities. Kasi pag dumating ka dito sa right side, kailangan pa rin naman kumain, kailangan mo na matutuluyan, kailangan mo na masusuot. Diba? So kaya majority dito, permanent responsibilities. Lalo na yung health. Diba? Pagka nandito ka na sa stage, medyo critical talaga yung health. Okay? So we have permanent responsibility, pero ano ang nagsusupport dito? Ngayon, sa current situation natin, ano yung nagsusupport? Yan po yung tinatawag nating active income. You work hard for the money. Karamihan po sa atin, pag nawala na ng income, walang, or walang trabaho, walang income. Yan po yung na-experience natin ngayon. At yan po yung tinuro sa atin ng COVID-19 and ng lockdown. Diba? So no work, no pay. Nakakalungkot, diba? Ang dami pong umiiyak sa TV, makikita nyo po yan sa mga interviews na paano na sila kung hindi sila makakabiyahe, wala silang trabaho. Ang buti ngayon, medyo may trabaho na, no? Na ibabalik na ng konti. Pero syempre, delikado pa rin because wala pa naman talagang cure dun sa virus. Okay? You work hard for the money. Active income lang ang meron ka. No work, no pay. Kaya marami pa rin ang nangangamba. Okay? So ano dapat natin gawin? Kapag ikaw ay active pa, ibig sabihin, nagtatrabaho ka pa, malakas ka pa, kumikita ka pa ng pera, dapat naghahanda ka na ngayon para magkaroon ka ng tinatawag na passive income. So money works for you. Okay? So bakit po napaka-importante ng passive income? Because darating ang time, hindi na natin kakayanin magtrabaho pag nandito na tayo sa stage na to. So sino magsusupport nitong permanent responsibilities? Si passive income. Pag wala kang passive income, ang magsusupport nito, yung mga taong nakapaligid sa'yo. Doon ka naaasa sa kanila. Okay? Kaya para hindi mangyari yon, ngayon pa lang, nagsisimula ka na para magkaroon ka ng passive income. Okay? In life, we have ifs, if we die too soon and if we live too long. So wala namang gusto mag-volunteer dito sa die too soon, di ba? Pero pwede mangyari. Okay? Anytime, kahit kanino sa atin, pwede mangyari. If we die too soon, ano mangyayari? Mawala yung income because temporary nga lang yung active income. Diba? Pagka kinuha tayo ni Lord, wala na rin yan. Okay? Pero ang tanong, yung responsibility ba sa family na wala? Of course, hindi. Okay? So imagine nawalan ka ng nawalan ng active income yung family mo, pero yung responsibility, nandoon pa rin. Tapos hindi mo napagandaan, ano mangyari sa family mo? Diba? Mamumroblema sila. Ang worst nang pag yung utang pa yung iniwan mo sa kanila. So para hindi mangyari yon, dapat solusyonan mo to. If we die too soon, ano ang dapat na meron ka? Doon po papasok ang importance ng instant money, insurance, or income replacement. If you love your family, dapat meron ka niyan. Dapat meron kang insurance. Because insurance is instant money. So dito ko naintindihan yon sa X-curve, ang importance ng insurance. Because nung ako ay nagtatrabaho pa, kahit sa banko pa ako nagtatrabaho, never akong naniniwala sa insurance. Bakit? Ano pong mindset ko nun? Di pa naman ako mamamatay. If nga siya, di ba? If we die too soon. Walang kasiguraduhan. Mas mabuti na yung
handa tayo. Okay? So if we live too long, yan ang gusto natin. Kaya lang, mahirap naman yung live too long, tapos hihingi ka ng tulong. So ano naman ang solution? If we live too long, dapat meron kang investments and long-term healthcare. Kasi ang investments and long-term healthcare, may mga interest yan. Yan po yung passive income na magsusupport sa iyong permanent responsibilities. Meron pang isang if, di ba? If nagkaroon tayo ng emergency, katulad ng nangyari ngayon. So pag merong emergency, dapat meron kang emergency funds. Okay? Yan po yan. Nawala ng trabaho, no? So makakasurvive ka kasi meron kang funds or emergency funds kung tawag yan. Meron pang isang if. Paano kung magkasakit ka, ma-hospitalize ka, ano yung ipambabayad mo? Doon naman po papasok yung importance ng healthcare. No? Short-term or long-term healthcare. Kaya po dito sa excerpt concept, pinapakita rito na ganyan pala ka-importante na magkaroon tayo ng financial planning. No? So kung importante pala ang financial planning, yun po yung pag-uusapan natin sa second topic. Ano po yung kailangan kong unahin? No? Paano po ako magbibuild ng solid financial foundation? Right? So kasi, sabi rito, people fail financially for they build a weak financial foundation. Okay? Why? Karamihan po kasi sa atin, ganito yung financial foundation. So sino po nakaka-relate sa ganito? Mas maraming utang, then may konting investment, pero yung investment, kinakain lang ng interest ng utang, di ba? Ayan, ganyan-ganyan po kami noon, that time, kaming gasawa. And yung investment, sobrang konti lang talaga. Wala kaming emergency funds before. Ito po yung pinakamarami sa amin utang. Kaya anytime, pwedeng mag-collapse talaga yung financial house mo pag ganito yung situation mo. Okay? So, how do we build a strong financial foundation? Ito pa, pakinggan nyo pong mabuti itong ituturo ko sa inyo. Napaka-importante nito. Ito po yung pagkakasunod-sunod dapat. Uunahin mo muna yung healthcare. Okay? Long-term or short-term healthcare. Bakit po healthcare? Kasi nga po, karamihan po sa atin, nababankrupt or nababaon sa utang kapag may isa sa member of the family na hospitalized. Lalo na po yung pag na-ICU. Na, alam niyo po ba kung magkano ang presyo ng ICU sa mga hospitals? Private hospital, St. Luke's, 70 to 100,000 per day. So, ganun po siya kamahal. Okay? Pagka mga ordinary lang na private, or yung mga regular private lang po, 30,000 to 50,000 per day. Sobrang mahal pa rin, di ba? So kaya dapat pinaghahandaan natin yung healthcare. And marami na po tayong narinig na story na mayaman, pumasok ng hospital, paglabas niya mahirap na. So kaya po number one pong pinapriority natin, or ito po yung dapat nating i-prioritize yung healthcare natin. Okay? So ayan, ako, na-experience ko na yan. Sa parents ko, hindi naman sila nakapaghanda. That's why nung na-hospital siya, kami po yung nagbayad ng kanyang bill. Kaya lang po, siyempre, that time, hindi kami financially literate, wala kaming mga ipon. So, nung ending, kailangan namin siyang ipangutang. Kaya po, napaka-importante nito, healthcare. And then, yung next nating ipa-priority is yung life protection. Again, if we love our family, dapat meron tayong life insurance. No? So, hindi po yan usapin na mamamatay tayo, kaya tayo kukuha ng life insurance. Kukuha tayo niyan because yung family natin, kailangan pa nilang magpatuloy sa buhay. May mga pangarap pa sila na kailangan ma-achieve. No, so kaya po, kailangan meron tayong perang may iwanan sa kanila para magpatuloy yung pangarap nila. Pangatlo, i-manage natin yung utang. Yan. So kami po, hindi talaga namin na-manage yan before. No? Talagang grabe kami mga utang. And yun nga, sabi ko sa inyo, di ba, sobrang stressful yan. Lalo na pagtatawagan ka ng, ano, ng collectors, mumurahin ka pa ng mga yan, makikipagtalo ka pa talaga sa kanila. Sobrang stressful po. Lalo na po sa case namin, mahigit 1 million yung naging utang namin. Napakahirap po mapasok sa ganong sitwasyon. Kaya po dapat minamanage natin yung utang natin. Hindi na po siya pinapalaki. Pag na-increase ka, maintain your lifestyle, ipambayad mo. Kung meron kang utang, ipambayad mo yung increase. Okay? And isa pa, no, kapag ka mas, pag malaki na yung utang mo, yan, kapag malaki na yung utang mo, hindi ka na pwedeng mag-stay dun sa current income mo. Kailangan mag-anap ka talaga ng ibang source of income. Kasi pag nag-stay ka sa current income mo, tapos sobrang laki ng utang mo, baka mamaya retired ka na, nagbabayad ka pa rin ng utang. Okay?
So, yun po yung debt management. And pangapat, mag-build ka ng emergency funds. So, ang pag-build ng emergency funds, kailangan mo lang magtabi ng 3 to 6 months ng inyong monthly expenses. For example, 20,000 ang expenses ninyo sa loob ng isang buwan. So, kailangan i-times 3 mo lang siya. So, at least 60,000 hanggang 120,000 ang nakatabi sa savings account. Kasi nga, emergency, anytime, dapat makukuha mo siya. So, dahil talimbawa, ang emergency na wala ng trabaho, katulad ng COVID, lockdown, marami na wala ng trabaho. So, hindi mo kinakailangan umasa sa government, bonus na lang kung mabibigyan kanila, no? Hindi mo kailangan umasa dun sa mga ayuda or ibibigay ng government because you have plenty enough dahil nakapag-build ka ng emergency funds mo. Okay? O kaya bumagyo, linipad yung bubong. Meron kang pampalit ng bubong. Katulad nung nangyari sa amin noong nakaraang araw, bumabaha dito sa kwarto namin. So mabuti na lang may emergency funds. So, napalitan yung bubong nung okay na uli yung ano, nung tapos na yung nung binago na yung anong tawag doon sa yung lockdown, no, yung term dito sa lockdown. So pwede na magtrabaho. Yan, napapalitan namin yung bubong namin recent lang. Okay? And doon pa lang papasok yung mga investments like mutual funds, stock market, or real estate. Hinuhuli po siya. Bakit po? Kasi nga po, pagka inunan yung investment, tapos wala kayo netong nasa ilalim, baka mamaya ito yung maging ipambayad ninyo. Diba? So, na-hospitalize. Kinakailangan ng pambayad. Wala kayo netong mga to. Ito po yung ipambabayad ninyo. Sayang. Lalo na real estate yan, diba? Ibibenta mo ng palugi yan. Okay? O halimbawa, mutual funds, o kaya naman stock market, ngayon ka nagkasakit, kailangan mo ng pera, eh eto lang meron ka, ibibenta mo ng palugi yan kasi bagsak ang market ngayon. Malaking problema sa iyo kasi luging-lugi ka na. So para hindi maging sacrifice yung investment, i-build mo yung nasa ilalim, pinakahuli yung investment. Pinoproteksyonan mo kasi yung investments mo. Okay? So yan po yung solid financial foundation natin. So unahin mo yung healthcare, and then next mo yung life protection, manage mo yung utang, mag-build ka ng emergency funds, and tumodo ka na sa investments pag nakompleto mo na yung nasa ilalim. Okay? So, what is your situation right now? Dito ka ba sa left side or dito ka sa right side? No? Taas nga yung kamay or pakisabi nga po, no, kung gusto nyo, dito kayo sa solid financial foundation. Kaya pakitype nyo sa chat box kung gusto nyo magkaroon ng solid financial foundation. Yun. So, second daw, gusto niya solid financial foundation. Okay? Sabi ni Boss Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, next natin pag-uusapan yung the rule of 72. Okay? So, ito about sa investment, diba yung nasa sa tuktok. And anything na merong related sa interest rate, napaka-importante po ng rule of 72. So, itong rule of 72 na ma-maximize to ng mga mayayaman. Kaya yung mayayaman, lalong yung mayaman. And yung mahihirap, na ma-maximize din yung rule of 72. Kaya yung mahihirap, lalo naman silang naghihirap. No? And pati yung mga nasa middle class, lalo silang naghihirap because na ma-maximize nila yung rule of 72. So, paano yun? Okay? So, rule of 72, ang nag-simplify niyan, si Lolo Albert Einstein. So, basic formula lang po ito, or basic math lang. 72 divided by the annual interest rate, malalaman mo na kung ilang years bago dumoble yung pera mo. No, so meron ka ng formula ngayon para malaman mo kung kailan dodoble pera mo, di ba? So para mas maintindihan natin, bigyan natin siya ng example. Okay, kunyari ikaw si Andrea, 27 years old ka pa lang, and then meron kang savings na 100,000 pesos. Ngayon meron kang pagpipilian ng mga investment vehicle. No, so sa wallet, sa savings, sa time deposit, or sa stock market or mutual funds. Okay? So, sa bawat investment vehicle, alamin natin magkano yung annual interest rate niya. Okay? And kukomputin natin based on rule of 72, ilang years bago dumoble yung pera. O magkano naman ang earnings niya at age of 60. Okay, so unahin natin si wallet. Pag dito linagay ni Andrea yung kanyang pera, do you think merong interest ito, yung wallet or safe? So, di ba walang interest yan? None. So, applying rule of 72, 72 divided by 0, kasi yun yung formula, di ba? 72 divided by annual interest rate. So, never pong dodoble yan. Kahit i-type nyo po sa calculator ninyo, 72 divided by 0, wala pong isasagot yung calculator ninyo. O kaya baka mag-error. Alright? So, may interest or walang interest, then wala rin earnings. Kasi walang interest eh. Okay? Makaramihan po sa atin, ito yung ginagawa. Nag-iipon lang sa bahay,
No, linalagay lang sa wallet, linalagay sa safe, o kaya naman sa pinakakilala natin, yung piggy bank o yung alkansya kung tawagin. Diba? So, yan. Hindi po yan tumutubo or hindi po yan dodoble. So, next yung savings account. So, what if kung dito ka maglalagay sa savings account? Ilang percent kaya ang interest? Ang interest rate po niyan is 0.2% lang. Applying rule of 72, 72 divided by 0.2, every 360 years, your money will double. Wow! 360 years plus 27 years old, 387 years old, dun palang dodoble yung pera. So, yung earnings, insignificant. Eh, wala ka na yan, di ba? Di, wala, 100 nga, ang hirap na umabot, eh, 360 pa, or 387. Okay? So, what if kung sa time deposit naman? Okay, so time deposit will give you around 1% per year interest. Okay, so applying rule of 72, 72 divided by 1 every 72 years, your money will double. Okay, so 72 plus 27, 99 years old ka na. Doon pa lang siya magiging 200,000. Ang tagal, di ba? Then, nakalagay rito, magkano ang earnings niya at age of 60? So, less than 200,000 pesos. Alright? So, what if kung dito naman ako maglalagay ng pera sa stock market or mutual funds? Ilang percent ang average interest niyan per year? Average niyan is 12%. Not guaranteed. Kasi sa stock market, pwedeng bumaba. Pwedeng tumaas. Okay, so not guaranteed. Pero pag kinumpit nyo yung historical value or yung historical annual interest rate, lalabas po yan at 12%. Okay, so applying rule of 72, 72 divided by 12, every 6 years, money will double. Kaya naman yung pera ni Andrea na 100,000 nung linagay niya sa stock market, pagdating niya ng 63 years old, nagkaroon na siya ng 6.4 million pesos pag dito niya linagay yung pera niya. Okay? So kaya yung mayayaman, lalong yung mayaman, because alam ng mga mayaman kung saan nila dapat ilagay yung pera nila. Eh tayo po, yung mga mahihirap at nasa middle class, anong ginagawa natin? Di ba nangungutang tayo ng utang na madalas? And meron din pong interest yun. And worse po nun, mas malaki yung interest rate ng utang kaysa sa investment. So, kayo na pong mag-compute kung gaano po kabilis lumobo yung utang versus lumobo yung pera sa investment. Definitely, mas mabilis lang yan. To give you an idea, no, yeah, mahilig naman ako sa credit card, marami akong utang doon. 3.5% per month po yun. Per month, times 12, 42% in 1 year. Imagine 42%, ang pinag-uusapan natin dito, 12% lang. Applying rule of 72, 72 divided by 42%, 1 year and 3 months lang, or 1 year and 8 months, doble na yung utang mo. You see? Kaya po marami sa atin nababaon sa utang because of the interest or the rule of 72. Nagko-compound po yung interest ng utang natin. Okay? So, ang technique lang pag nag-invest kayo is that you have to invest consistently and you have to do it long term. Minimum 5 years. Hindi po pwedeng nag-invest ka ngayon, gusto mo, after 1 month, kukunin mo na. Hindi po ganun ang investment. Wala po tayong instant, ano rito, pagyaman, ha? Hindi po tayo naniniwala sa get rich quick scheme. Ano, you have to invest consistent plus long term. Because mag-invest tayo sa mga legal investment vehicles. Now, like for example, 20 pesos lang ang kaya mong ipunin sa loob ng isang araw. O kaya naman, 600 per month po yan. Imagine in 30 years, may 2 million ka na. No, kung 20 years old ka, ginawa mo na kagad yan. So pagdating mo ng 50 years old, milyonaryo ka na. Eh ilan lang ba nagiging milyonaryo na 50 years old? Bibihira lang, di ba? Imagine 600 pesos lang yan. Eh what more kung kayang pang dagdagan yung ipon mo? Nandito ka, no, sa ube, 100 pesos or 3,000 pesos per month. Imagine sa loob ng 30 years, meron ka ng 10.3 million pesos. So you have to invest consistently plus long term. Okay? So next na concept natin, yung pay yourself first. Papakitype nga po kung marami nang natututunan. Yeah, marami na bang natututunan? Yes, marami nang natututunan. All right. So next po natin pag-uusapan, pay yourself first. Napaka-importante ng pay yourself first. Okay? So mga basic lang tinuturo ko sa inyo pero ang gaganda, 'di ba? Ayan. So pay yourself first, may tinatawag po tayong poor man's formula. Pakitype po sa chat box. Once na nare-receive ninyo yung inbox or yung income ninyo, ano po yung ginagawa ninyo? Kapag nareceive nyo yung income ninyo, ano po yung ginagawa ninyo kagad? Ayan. Sige po, hintayin ko po yung inyong mga sagot.
Okay. Sige po. Okay. Yan. So, may nagsabi, padala agad sa family, no? Alright. Sige. So, thank you po sa mga nagsagot. Ganito po, no? Madalas po, dito po sa pinakita ninyong mga sagot, kapag nare-receive talaga yung income, ang una natin ginagawa, expenses. Diba? And mas madalas po, mas malaking expenses kaysa sa income. Yan, yung mga nagsabi ng bills, grocery, eh may nagsabi nagpapadala siya kaagad, no? Okay naman yun, nagpapadala ka, pero huwag mong ipapadala lahat. Dapat may tira ka para sa sarili mo. Kasi hindi habang buhay, no, na magtatrabaho ka, pag dumating yung retirement mo, baka mamaya, yung mga napadalhan mo ng pera, hindi ka rin naman matulungan pag ikaw na nagkasakit. Kaya dapat, meron ka pa rin tinitira para sa sarili mo. Okay? So, ganito yung formula. Income minus expense. Kapag mas malaking expenses mo, definitely, mababound ka sa utang. Basic formula lang. Ganyan lang po yung income natin. Okay? And, halimbawa, meron kang income na 10,000 pesos per month. No? And, ang ginagastos mo, 11,000. So, meron ka na kaagad utang na 1,000 pesos. Pag ginawa mo yan sa loob ng isang taon, magkakaroon ka na ng 12,000 na utang. So, ano nang next mong gagawin? Since meron ka ng 12,000 na utang, pupunta ka na ngayon doon sa isang credit card company or mga nagpapautang. Meron ng interest. So, lolobo na ng lolobo yung utang mo kasi nagkakaroon na siya ng interest. No, kaya po tinatawag talaga yung the 4 months formula. And pag ganun po yung ating formula, hindi po siya effective. Okay, yung mga nagbabayad agad ng bills. So dapat baguhin natin yung formula natin. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. So ulitin ko po, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Sabi ni Warren Buffett, the third richest man in the world. Imagine the third richest man, ganyan yung ano niya, philosophy niya sa buhay. Okay? Pero dito sa IMG may tinuturo tayong tinatawag na the abundance formula. Ang ganda po talaga nito. The moment we receive our income, 100% po 'yan. Ang tawag po natin diyan blessing. So pag nagkaroon po tayo ng blessing, dapat maging blessing naman tayo sa ibang tao. No, uunahin natin yung 10% tithes. Okay? Or kung saan tayo nag-grow spiritually, doon natin ibigay yung 10% na tithes natin. Because the more you give, the more you will be blessed. Naniniwala po kami dyan. Okay? Yan po yung tinatawag na siksik, liglig, at umaapaw na blessings ang kapalit ng binibigay mo. Okay? And then pagkatapos ng 10%, ang next mong gagawin, yung 20% mo kagad, itatabi mo na para sa iyong savings and investments. Kasi binabayaran mo yung future self mo. Take note po, future self nyo po yung binabayaran ninyo dito. Binabayaran ninyo yung time na hindi na kayo magtatrabaho. Kasi pag hindi nyo nagawa yon, hindi nyo nabayaran yung future self nyo, tinatanggap nyo po, no? Na naaasa kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Kung ayaw nyo pong umasa sa mga taong nakapaligid sa inyo, gawin nyo po yung 20%. Yan po yung uunahin natin. And then kung ano po yung matira, yun po yung pagkasayin natin sa mga gastusin natin. Okay? 70%. Matuto tayong mabuhay sa 70% ng income natin. Spending is a habit and so is saving and investing. So how do you practice paying yourself first? Classify needs and wants. Back tayo sa ano, basic, di ba? So yung needs, ito yung hindi ka mabubuhay kapag wala. Yung wants, mabubuhay ka kahit wala yan. Okay? So ganun lang po yung pinaka-simple definition ng needs and wants. Pero karamihan po kasi sa atin ngayon, akala nila yung wants, yun na yung needs. Diba? So bago ka bumili ng isang bagay, tanungin mo muna yung sarili mo. May purpose ba yan? O baka naman pang forma na lang yan. Like for example, yung bag. Definitely may purpose yan. Lagayan ng gamit. Diba? Pag nagkaroon na ng tatak yan, tanungin mo muna yung sarili mo. Baka forma na lang itong gagawin ko. Diba? T-shirt. Okay? May purpose naman yan. Pero pag nagkaroon yan ng buhaya, ang mahal na yan. Mga 3,000 pesos. Di ba? Paano kung mas malaking buhaya? Di mas mahal na yan.
How about yung relo? Kahit ano pong klase ng relo, mamahalin o mumurahin, parehas lang po yung oras na sinasabi niyan. Alright? Ito kaya, cellphone. Pag nakakita ng bago, di ba, gusto natin yun din yung meron tayo. Ako, guilty rin po ako dyan. Nung nagtatrabaho po ako sa loob ng 2 years, nagkaroon ako ng tatlong cellphone, S4, S5, S7. Pero ngayon, yung S7 ko, buhay na buhay pa. Yun po yung gamit ko ngayon. Sobrang tagal na po niya. Imagine. Dahil natuto na po tayo eh. Okay? So, hindi pala kailangan papalit-palit ng cellphone. How about this? Yan, sa pagpupunta ng mall, nakakita ng sale, bibili. Kahit hindi niya naman talaga intention na bumili, wala naman talaga sa listahan, basta makita niya na may sale, bibili siya. O kaya naman talagang inaabangan mo pang mag-sale. Di ba? So feeling mo kasi nakakatipid ka. Pero in reality, napapagastos ka talaga. Okay, so wala namang masama bumili ng mga bagay na to, no? Kahit may mga brand yan. So make sure lang na doon siya sa 70% ng income mo. O kaya naman sobrang dami mong ipon, pag bumili ka na itong mga to, parang barya lang siya sa'yo. Pero kung sa tingin mo magsasuffer yung finances mo, mag-isip-sip ka muna. Okay? So next, understand where your money goes, know your big leaks. Ano ba yung malalaking butas ng bulsa mo? Alamin mo yan. Okay? Kasi sabi ni Robert Kiyosaki, assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. Pag meron kang binili na isang bagay, nagbibigay yan sa'yo ng income, ang tawag dyan asset. Pero pag palabas yung income mo, ang tawag dyan liability. No? Katulad ng gold. Di ba? Asset yan. Asset yan pag nagbebenta ka. Bumili ka, mababa yung presyo, then ibebenta mo. Buy and sell ka. Mataas yung presyo. Kikita ka. Pero normal Filipino, pag nagkaroon ng problema sa finances, tapos may hawak na gold, saan ang takbuhan? Di ba sanglaan? So tinutubuan na siya ngayon, liability na siya. Yan. Ito, sobrang big time na itong dalawa. Yan. So marami po talaga sa atin, ito yung mga pinag-uunang kunin. Sasakyan, bahay. Hindi po yan nagbibigay sa atin ng income. Kasi majority po dyan, palabas po yung income natin. Lalo na personal use. Ikaw titira dito, ikaw yung magmamaneha nito. Di ba? So, monthly pa lang nito, magkano na? Di ba? Ang laking portion na ng kinakain yan sa income mo. Tapos may gas pa yan. May maintenance pa yan. Tapos papalinis mo pa talaga yan. Pakikintabi mo pa yung gulong. Alagang-alaga mo yung sasakyan. Yung sarili mo, walang insurance. Hindi mo na alagaan. Eh, mas importante yung buhay mo kaysa dito. Alright? Tapos, ang gusto mo, mahal yung insurance nito. Pag ikaw kukuha ng insurance, gusto mo yung pinakamura. Alright? Diba? So, liability po yan pag hindi nagbibigay sa'yo ng income. Pero pag ginamit mo yan sa Grab, UV Express, diba? Or car rentals, pan-deliver sa business, o kaya ito, pinapaupahan mo, asset po yan. Pero pag palabas yung pera mo, ikaw yung nakatira dito, ikaw lang yung gumagamit nito, big liability po yan para sa inyo. Okay? And alam niyo po ba nakakalungkot? Pumunta po kayo sa banko, may mga folders po doon, list of repossessed cars and foreclosed properties. Sa Pag-ibig, ang dami pong foreclosed properties. Why? Ano yung reason? Because of financial ignorance. Akala mo, kaya mo nang kumuha, pero in reality, hindi pa talaga. Kasi palabas ang pera. Hindi papasok. Okay? So understand where your money goes. Know your big leaks. Now, kung isipin mo, yun, malalaking items. Ito naman, small items. Diba? So sa tingin mo ba, hindi ka napapagastos dito, napapagastos ka rin. So tignan natin. Imagine, nagsasoft drinks ka, o kaya naman, yung water, no, yung bottled water, 25 pesos ang presyo niyan per can. No, and then nakakonsume ka 2 cans a day, 50 pesos yon per day. Ang 1 month po nun, 1,500 na. Pag kinumpit mo yung isang taon, aba, 18,000 na pala yun. Diba? Kung gagawin mo araw-araw, 18,000 yung nawawala sa'yo. Yung coffee, kung gagawin mo araw-araw, 20 pesos per cup, tapos nakakonsume ka ng 3 cups a day, 1,800 na po yan per month, or 21,600 per year. Cigarettes, 28,800. Lotto tickets, 14,400. Extra phone bills, 24,400. May ano pa rito, may milk tea, may sanggipsal. Just imagine that, ganun po karaming pera yung nawawala sa atin nang hindi natin namamalaya. May mga cable ka pa. Okay? Ganun po karami. Tapos sasabihin natin, hindi ko na kaya mag-ipon. So maybe one of the reason bakit di ka nakakaipon is dahil dito sa maliliit na expenses.
na hindi mo bitaw-bitawan. Alright? So, hindi natin nakita yung malaking amount. Ito lang kasi na, napapansin natin, ay maliit lang naman, bariya-bariya lang yan. Eh. Pero pag nag-compute ka pala, possible ganito pala yung nawawala sa'yo every year. Alright? E paano kung marunong ka pang mag-invest? No, so, kinonvert mo sa ipon, ginawa mo, in-invest mo siya. Because financially literate ka na, nag-enroll ka dito sa IMG, nag-aral, and then natuto kang mag-invest. Ilalagay mo lang yan sa 12%. Ano po yung kaninang 12%? Stock market or mutual funds. For the next 20 years, eto na po yung pera mo. Milyonaryo na tayo eh. Kaya lang, lumalagpas lang sa palad natin. Okay? So yan po yan. Small items lang definitely can change you, your life big time. Yan po yung four basic financial planning concepts natin. And I hope marami po kayong natutunan dito sa four basic financial planning concepts. Now, we go to the application, yung solid financial foundation natin. So, dun po tayo mag-start sa healthcare and then we will end up dun sa investment. Okay, so what are the kinds of healthcare in the Philippines? May tatlong klase po, short-term, senior care, and long-term healthcare. Ano po pinagkaiba na itong tatlo? Okay, so ang pinagkaiba ng tatlo, yung short-term healthcare, yan po yung commonly known as HMO. Or ito yung benefit na binibigay sa atin ng company kapag employed tayo sa kanila. No, so hindi lahat ng company nagbibigay nito, pero maraming company ang nagbibigay nito sa kanilang mga empleyado. Okay? So si company ang nagbabayad nito, magamit mo or hindi, bayad na ni company yan. Every year, binabayaran ni company yan. Kahit magamit mo yan or kahit hindi mo pa yan magamit. Now, pwede ka kumuha ng personal short-term healthcare mo. Halimbawa, yung mga freelancer, no, wala mga healthcare yan. Okay, so ang gagawin nila, kukuha sila neto, pero every year, babayaran nila yan. Magamit nila yan or hindi, wala na yung pera. Yun ang disadvantage ng short-term healthcare. Pero ang advantage niyan, pwede mo magamit for checkups and hospitalization. Okay, pero maganda yung purpose niya, no? For checkups and hospitalizations. Yung senior care naman, parehas lang yan ng short-term healthcare. Ang pinagkaiba lang, ito ay nakadesign para sa mga senior citizen. So definitely, mas expensive to kasi ang 60 years old and above is mas high risk na pag-usapan ang sakit. Kaya mas mahal siya. Then yung long-term healthcare naman, ito sa isa sa pinakamaganda, ito yung pinaka-favorite ko, no? Yung long-term healthcare, ito naman yung HMO, pareha siya neto, HMO, pero meron siyang health savings account na pwede mo magamit kahit ikaw ay may edad na. No, you can use that for your future healthcare needs. Because in the Philippines, no, in reality, a lot of sick people die not because there's no medicine or treatment, but because they don't have money. So marami po sa atin, sa mga kababayan natin, hindi na nila yan dadalhin sa hospital. Kasi pag dinala yan sa hospital, mamaya bigla pang ma-ICU, sobrang laki pa ng gagastos nila. Lalo na po yung mga mahihirap. Reality po yan. Okay? So para mangyari yon, if you don't need long-term healthcare, you are sure that you're never going to get sick. No? So hindi mo kailangan nito, yung long-term healthcare, kung hindi ka naman magkasakit. O kaya naman, you can bring your company's HMO even after you retire. So may nakapagsabi last time nung nagtalk ako na meron daw company nagbibigay ng HMO kahit retired ka na. So good luck. Bibihira lang po yung ganung company. Okay? If you think your government can take care of your healthcare needs, ito po yung isa sa pinaka mahirap pag umasa tayo dito sa government. 'Di ba? So nakita na nga natin yung lapses ng ating healthcare, no, system dito sa Philippines. So wag po tayong umasa diyan. Take charge po ng ating sariling healthcare. Okay? And last one is if you expect your children to take care of you. No, so kung ikaw ay ma-hospitalize, saan gusto? Dito ba sa left side? No, napakaganda, parang hotel. So maraming pupunta sa rito, maraming dadalaw kasi nakasuot o kaya naka-private, no? And mas mataas yung chance na gumaling ka rito kasi ang ganda ng room eh. Yan, eh paano kung dito ka pupunta sa kabila? 'Di ba? So papasok ka rito, isa lang yung sakit mo, hihiga ka diyan, paglabas mo tatlo na yung sakit mo. No? Ito yung pangarap natin, pero karamihan po sa atin dito na pupunta. Kaya po, the comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you make today. So napakahalaga po ng decision na gagawin nyo ngayon. Okay? Final thoughts of a good healthcare. Para masabi ninyo na maganda yung healthcare na kukunin nyo, dapat pwede nyo magamit ngayon.
Ayan. So kung sakaling ma-hospitalize ka, okay, and then may babayaran ka around 40,000 pesos, no, nasa hospital ka, syempre may PhilHealth 'yan, babayaran yung PhilHealth portion. Kung wala kang PhilHealth, ikaw magbabayad ng PhilHealth portion. Kung ano yung matira, ito yung ipambabayad mo. Okay? Now, hindi mo nagamit, naging healthy ka, umabot ka ng senior years, doon ka palang na hospital. Pwede mo pa rin siyang magamit. O kaya naman, hindi ka pinalad ng mahabang buhay, no? Sandali lang kinuha ka na ni Lord, pero meron kang healthcare. Then yung healthcare na kinuha mo, meron siyang life insurance. So may mamamana yung family mo. At the same time, yung healthcare na kinuha mo, mapupunta pa sa kanila. Ang maganda pa doon, kung ikaw ay kinuha ni Lord, abang nagbabayad ka pa lang, fully paid na siya. Diba? Nakalibre na ng healthcare yung anak mo o yung maiiwanan mo. And then meron pang life insurance. At the same time, yung perang iniipon mo, hindi nasasayang. Ang maganda pa ron, nagkakaroon siya ng money growth. Tumutubo siya, meron siyang interest. Okay? And actually, lahat ng ito, yung pwede mo magamit ngayon, pwede mo magamit sa future, no, if something happens to you, may mauka yung family mo, and yung pera mo, lumalago ng lumalago, lahat po yan nasa Kaiser. Yung apat po na components na yan. Okay? Sa Kaiser po yan. So, sa Kaiser ay 7 years ka lang mag-invest. Yan, 7 years ka lang mag-invest, but you can be protected for the rest of your life. Imagine, 7 years lang po yan ang buhay mo, napakabilis lang po yan. Napakabilis lang po ng 7 years na yan. Okay? Next, pag-usapan naman natin about the investments. Ayan, so excited na yung mga mahihilig sa investments. Okay? So, ayan, kilala niyo ba yung mga companies na to? Pakichat nga po. Yes, kilala ko siya. Ayan, kung kilala niyo po, pakitay po, kilala ko. Yes, 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 kilala. Ayan, di ba? Kilala natin yan. Now, for the past 2 months, bagsak po yung negosyo. Bagsak yung economy or bagsak yung market. Pero sa tingin niyo po ba, sa kabila ng mga pangyayari na yon, eto bang mga companies na to magsasarado na? Lugi na eh. Magsasarado na ba? Di ba? Hindi pa siya magsasarado. Kasi etong mga companies nito, kaya niya makasurvive kahit ano pang situation because proven and tested na po itong mga companies na to. So bakit ko po nasabi yon? Kasi po, tayo po no, as tayo pong mga nandito sa Pilipinas, pwede po tayong mag-invest dito sa mga companies na to. Or pwede tayong maging may-ari ng mga companies na to. Kahit 1,000 lang pera mo, pwede ka maging may-ari nito. All right? So paano po tayo magiging may-ari nitong mga companies na to? Doon po papasok yung tinatawag na Philippine Stock Market. So there are about 250 plus publicly listed companies in the Philippine Stock Market. Pero kailangan mo ng guidance. Kasi sa stock market nga, nabanggit ko kanina, pwede yung tumaas, pwede yung bumagsak. Katulad nung nangyari ngayon, bagsak. Diba? Marami po sa mga nagtitrade dito, yung mga failing, magagaling. Ayan, nangambo na po sila ng todo-todo kasi po naipit yung pera nila dahil akala nila ganun lang mag-invest sa stock market. Hindi nila naintindihan. Ayun. So yung iba nalulugi. Okay? So para po hindi tayo malugi, kailangan guided tayo. Ayan. So share ko lang sa inyo si Jollibee. Ayan. So may stocks po si Jollibee ha. 1997, 27 pesos lang po yan per share. Okay? So 27 pesos per share. But today po, nasa 140 pesos per share na siya. No? Hindi ko lang alam kung ano yung exact price niya. Pero somehow, nandito yung range niya. No? Okay? Then, back in 1997 nga, 27 pesos siya. And then, meron kong investable funds na 100,000 pesos. Ngayon, gusto mong bumili ng shares ng Jollibee. Hindi po yung Chicken Joy. Ha? Ang bibili niyo po shares ng Jollibee, hindi po Chicken Joy. Okay? So, ilang shares ang mabibili mo? Out of 100,000 sa price na 27 pesos. So ang formula, 100,000 divided by 27, magkakaroon ka ng 3,703 shares. Okay? So ngayon, gusto mo nang ibenta. Kasi ang presyo ng shares is 140, hindi po 120, 140. Ano? So 140. So 3,703 times 140 is equal to 518,420 pesos. So kumita ba? Kumita. Okay, kumita ka po. Ang total earnings mo is 418,420 pesos. Okay?
Yan. So, nung 2019, umabot po yan sa 320 pesos yung price per share ng Jollibee. Kaya lang po ngayon, kasi nga crisis, bagsak yung economy, bagsak yung market. So, bababa din po yung price per share. Pero, it will bounce back. Definitely, it will bounce back. Kasi po, mga magagaling po yung companies na yan. Yung Jollibee, yung mga pinakita ko sa kaninang companies ninyo, magagaling yung mga yan. So, tataas po ng tataas yan. Ang tanong dyan, pag tumaas ba yan, naka-invest ka na? Yun po yung malaking tanong. Kaya po, kung hindi ka pa nakakapagsimula, this is the best time para makapag-start ka mag-invest sa mga stock market or mutual funds. Now, so how do we become shareholders of these big corporations? Through the stock market. Now, so what are the ways to invest in the stock market? There are two ways para makapagsimula ka ng pag-invest sa stock market. Yun po yung tinatawag na direct and indirect. Pag direct, maghahanap ka ng broker, mag-o-open ka doon sa broker na yon. Okay, so mag-fill out ka ng form. And then lalagyan mo ng funds. No, usually 5,000 ang minimum or 10,000. So depende po sa broker company na mapipili ninyo. So may mga online brokers po yan. Okay? Ngayon, pag may funds na yan, yung pera mo na yon, ikaw ang magde-decide kung anong company ka bibili ng shares. Ikaw po magde-decide. Wala pong tutulong sa'yo. Sarili mo lang po yan. Okay? Kaya po pag hindi ka marunong, pwede ka talagang malugi dito. Kasi po, tatlo dapat ang meron ka pag magda-direct, pag mag-invest ka directly sa stock market. Number one, money. Okay? Kasi pag 1,000 pesos lang kaya mong ipunin, baka hindi ka pa makabili ng shares. Kasi po, dito sa direct stocks, hindi po pwede rito yung tingi-tingi. Bultuhan po yan. Okay? Wholesale. Yun po yung tinatawag na board lot sa stock market. So, may minimum 5, may minimum 10, may minimum 100, minimum 1,000. Okay, so for example, si Jollibee, minimum 10 shares po yun. 140 times 10, 1,400 pesos po dapat yung pera mo bago ka makabili. Eh, may charge pa ng konti yun. Okay, so kailangan more than 1,400 yung pera mo. Alright, kaya lang isang company lang ang mabibili mo nun. Eh, paano nga kung bumagsak, di ba? So medyo mag-ano ka na, mangangamba ka na kasi isang company lang yung nabili mo. And pangalawa na dapat meron ka is time. Kasi ang stock market ay open lang yan Monday to Friday at 9:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. E paano kung meron kang trabaho? Di ba? So baka mamaya makita ka ng boss mo, panay ka tingin dun sa ano mo, sa cellphone. Masilip ka, masisanti ka pa, mahirap na. No, kaya kapag may trabaho ka, hindi pa applicable sa'yo yung direct stocks. Pangatlo, pinaka-importante sa lahat, dapat meron kang knowledge. Hindi basta-basta papasok ka lang sa direct stocks nang wala kang pala. Okay? Baka kasi malugi ka dyan. Yun po yung direct stocks. Now, kung wala ka pa nung tatlo na yon, dito ka muna sa indirect stocks. Kasi ang indirect stocks, meron yung professional fund manager. Yung professional fund manager na yon, professional nga siya. Ibig sabihin, magaling siya kaysa sa atin. Tayo, naggagaling-galingan lang. Pero yung nandito, magaling talaga siya. Alright? Then, yung fund manager na yun, siya na yung mag-invest sa atin doon sa stock market. Ang gagawin na lang natin, ilalagay na lang natin yung pera dyan. Siya na bahala. Siya na maglalagay. Total, siya naman yung expert. Okay, so yun po yung indirect. So, dito sa IMG, we are partnered with direct stocks and indirect stocks. Ito po yung kapartner namin sa direct stocks, si MyTrade. Yan. Broker po yan, online broker, MyTrade by Abaco Securities. At ito naman si Soldivo, si PhilEquity, PhilAmasset at Ramsan Life. Yan naman po yung mga mutual fund companies na kapartner natin, indirect stocks, mutual fund companies. So parehas po yan, may access ang IMG sa direct and indirect. Kanina po sinample ko sa inyo si Jollibee, ngayon naman si PhilEquity. No, so si PhilEquity ay indirect stocks. So back in 1997, parehas lang 1997, 1 peso per share lang siya. Imagine, piso lang. Hindi mo pa ba kayang mag-invest noon? Piso lang ang ano yan. So, bibili ka, limbawa, may 1,000 pesos ka, tapos bibili ka ng shares, meron ka ng 1,000 shares ka agad. Okay? Pero ngayon, ang price per share niya, 27 pesos na. 2020. Imagine kung meron ko 100,000 noong 1997, katulad nung kay Jollibee. So, 100,000 shares na mabibili mo. Kung ibebenta mo na yun ngayon, times 27 pesos, meron kang 2.7 million. Pesos. Kita ba o kitang-kita? Type mo nga, kitang-kita. Alright? So, kailangan magsisimula. Dapat ngayon, because the longer you stay, the more you can gain.
Time, not timing, is a better ally when it comes to building your wealth. Napaka-importante po ng time, no? So isa po yan sa pinaka kaibigan natin kapag nag-i-invest po tayo. Because kapag mas maiksi na yung time natin, mas malaki na po yung pera na kailangan nating invest para ma-achieve natin yung financial goal natin. Pero kung ikaw ay bata-bata pa, 'di ba, mahaba-haba pa yung time mo, napakalaki pa ng room for growth ng pera mo. So hindi mo kailangan ng ganung kalaking amount para ma-achieve mo yung financial goals mo. Pero kung kaya mo naman mag-invest ng mas malaking amount, much better po 'yon. All right? So paano ba kami makakatulong sa inyo, no? Paano ba makakatulong sa inyo ang IMG? Simple lang po 'yan. Okay? Lumabas na lahat. So we believe in financial education. Your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. Na kanino po yung kamay? Nasa inyo po. Kaya po dapat kayo yung natututo kung paano gumawa ng pera. No, how to make money and how to make more money. Kapag ka mo marunong tayo, kumikita tayo, employed tayo, or may iba tayong source of income, dapat marunong kang mag-ipon. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi ka nga nakaka-ipon, talagang masalimuot ang financial house mo. Okay? So dapat matuto kang mag-ipon. Tapos no, kung marunong kang mag-ipon, dapat marunong kang mag-accumulate. Alam mo yung mga investment vehicles na paglalagyan ng pera mo para lumago. And at the same time, alam mong proteksyonan yung money mo. If something happens to you, aabot yan sa next generation mo pa. Okay? So yun po yung dapat na matutunan natin. No? MSAP. Make money, save money, accumulate money, and protect money. Be educated, be your own manager, because knowing less can cost more. Knowing less can cost more. Ako po yung magpapatunay nito. Diba? Wala nga po akong alam. Kaming mag-asawa, wala kaming alam. That's why mahigit 1 million yung kabayaran para kami ay matuto. So kailangan pa bang umabot sa point na magkaroon tayo ng 1 million na utang para lang matuto tayo? Learn from my experience. Okay? So you have to understand how money works and you have to make money work for you. Sabi nga rito, we spend so many years in school learning how to make a living. Imagine, ilang taon tayo nag-aral? No, simula elementary hanggang nag-graduate ka sa college, 18 years or 20 years or even more than 20 years yung mga nag-masteral o nagda-doctorate. Para saan? For what reason? Bakit tayo nag-aral? Di ba para tumaas yung sahod? Di ba? Do you agree? Nagpapataas tayo ng sahod. Pero sayang naman yung pagpapataas ng sahod natin tapos hindi natin na ma-manage. Tama? So ano pong dapat natin gawin? We should also invest our time learning the financial basics to save a fortune. Wag po natin sayangan yung education natin. Lagyan lang po natin siya ng financial education para ma-manage natin yung pera natin. Para magawa natin yung MSAP. Alright? So pag member ka dito sa IMG, magkakaroon ka ng unlimited financial educations in personal finance, no? So you receive training support to manage your money. Unlimited po, online webinar. Meron din kaming seminars, kaya lang hindi siya available ngayon kasi nga due to lockdown, 'di ba? Or due sa virus na meron tayo ngayon. So magkakaroon ka rin ng access to hundreds of financial products and services. Imaginein mo as a member, ikaw po 'yan. Ito po yung mga companies na ka-partner mo. Ayan, kung mapapansin nyo po, nandiyan si Kaiser, De Los Reyes, Philam, si Soldivo, Philam Asset, malalaking company po yan, Sun Life, MyTrade, SMDC, Ayala, DMCI, Vistalan, Megaworld, mga general insurance, no, for car insurance and others, no, Allied Financial Services, other services. So bago pa tayo mag-investigate, itong mga companies na to, malulupit na to mag-investigate. Magagaling po yan, malalaki po yan, hindi po sila magpapaloko. Kaya kung tatanungin niyo po, scam ba ang IMG? Ito pong mga to makakapag-testify na hindi scam ang IMG kasi ka-partner po ng IMG yan. Alright? And you can also earn income by sharing your know-how in this fast-growing industry. So pwede niyo pong gawin to as an opportunity para magkaroon kayo ng another source of income. Optional po yan, nasa inyo kung gusto niyo gawin or ayaw niyo gawin. Optional po yan sa member. Ako po, nag-decide ako na gawin yan. So, nag-aral ako sa IMG and now, ginagawa ko po, sinishare ko po yung natututunan ko sa inyo. No? So, you can earn income by sharing your know-how in this fast-growing industry. Okay, so ito po yung mga benefits na pagka-member ka ng IMG. Lifetime financial education, gaya ng nabanggit ko.
Diba? And free financial checkup. So dapat ma-check up din natin yung ating bulsa, hindi lang po yung physical health natin. Dapat pati yung bulsa natin. Kasi nga po marami yung nagkakasakit physically kapag ka may problema sa bulsa. And discounted po tayo sa mga certifications, Associate Financial Planner. As a member of IMG, discounted po tayo. And pag nag-member ka sa IMG, magkakaroon ka agad ng 100,000 personal accident insurance. Take note po ha, makukuha lang po yan pagka nagkaroon kayo ng accident. No, kinuha tayo ni Lord by accident. 100,000 yung makukuha ng family natin. Okay? And on top of the membership fee na meron dito sa IMG, 500 pesos lang po yung ano dito, kailangan yung bayaran sa Fidelity Life. Meron na po kayong 50,000 na life insurance. And pag member kayo ng IMG, so makaka-avail kayo ng free Kaiser frames. Hanggang dalawa po yan per year. Libre po yung frames, babayaran nyo lang yung lens. Kaya marami po sa amin nakasalamin ng ano ng IMG and Kaiser. And yan, may unlimited consultation ka sa member, 'di ba? Magkano ang consultation? 500, 600, 700 or even 800, 'di ba? Pero pag dito ka nagpunta sa Kaiser Medical Center, so we have 10 branches, okay? Then libre po yung consultation. Okay, and then access natin sa mga companies na to, no? Si Kaiser, yan po, nagpo-provide sila ng long-term healthcare, short-term healthcare, and senior care. Then may access tayo sa Manila Bankers Life, dito po sa Most 18 or Multiple Option Support Term 18. So, cheap life insurance po yan, napakamura. No? So, kung may tanong po kayo, pwede nyo itanong yan sa nag-invite sa inyo or sa contact person nyo. And then ito yung isang benefit, no? Yung mutual funds, 0% entry fee. Kasi pwede ka namang dumiretso dito sa mga companies na to, yung mga mutual fund companies, kahit hindi ka mag-member dito sa IMG. Pwedeng-pwede po yun. Pero syempre, pag member ka ng IMG, ito po yung advantage. Kasi pag direct kayo dyan, every time na mag-invest kayo, magdadagdag kayo, babawasan muna yung pera ninyo. Around 3 to 3.5% ang ibabawas. No, kung naka 1 million na kayo na ipon, around 30,000 to 35,000 na yung nabawas sa investment ninyo. Kung nagda-direct kayo. Pero kung ayaw ninyo mabawasan, eh pasok kayo sa membership program ng ING, ma-avail nyo yung 0% entry fee. Plus, magkakaroon pa kayo ng chance na maka-attend ng mga trainings and seminar. So, mas maintindihan ninyo yung mga pag-i-invest sa mutual funds, di ba? Mas nag-guide tayo ng tama. Okay? Yan, pag nag-member ka sa ING, 1,000 pesos mo, investment na agad sa Soldivo, ING Soldivo Mutual Funds. Automatic, may investment ka na agad. By the way, ang membership dito sa IMG is 5,500 pesos. Okay, so once ka lang po magbabayad ng 5,500, lifetime member ka na po ng IMG. No, meron lang po yung annual accreditation na 1,500 per year. Pero hindi mo na kailangan magpa-member kasi lifetime na yung membership mo. Okay, again, 1,000 puro mapupunta sa IMG Soldivo Mutual Funds. MyRay, ito po yung direct stocks. Then may access tayo sa ozone therapy, no, so late notifying pain or defeating pain. Ayan, na-disconnect ako. Nasaan na po ako, banda? Ano na po yung inabutan nyo? Sa Soldivo. Yes po. Ah, okay, sige, balikan ko siya. Nalaglag pala ako, sorry ah. Ganun talaga pag live. Okay. Sige. Yan, so thank you po sa ano, good advice. Ayan. Soldivo. Number 10 ba or number 11 na? Pakitype nga po kung number 10 or number 11. Okay, number 11. Okay, so dito po sa mutual funds, so sa number 10 muna tayo, meron po tayong 0% entry fee. Pag nag-direct ka dito sa mga mutual fund companies na to, every time na magdadagdag ka ng investment, babawasan muna yan ng 3 to 3.5%. Alright? So kung 1 million na yung naiipon mo ron, around 30 to 35,000 na yung nabawas sa'yo. Because meron siyang tinatawag na entry fee or sales load. Pero pag member ka ng IMG, wala na po yun. Yung 3 to 3.5% na ibabawas. So 0% entry fee po ang tawag doon. Alright? And then meron po tayong libreng
seminars about mutual funds. So mas maintindihan ninyo yung pag-iinvest sa mutual funds. So yun po kasi, 'di ba, financial education naman yung meron dito sa IMG. And then as a member of IMG, pag nag-member ka, 5,500 pesos po ang membership dito. One time, lifetime ka ng member. Then meron po tayong annual accreditation, renewal na 1,500 pesos. Okay? So dun sa 5,500 mo, yung 1,000 pesos dun, investment mo na kaagad sa IMG Soldivo Mutual Funds. And then ito naman yung direct sa stock market. Ito naman yung access sa ozone therapy. So the latest technology in defeating pain, defying age. Ito naman yung marketing tool na pre-provide ni IMG para sa amin, digital marketing tool. Around 50,000 ang cost nito and more. No? So ayan, pre-provide po sa amin yan ng IMG for free. Right? And discount sa mga car insurance, kung marami kang sasakyan, tapos gusto mo maka-discount sa car insurance, ipasok mo na lang, mag-member ka na lang sa IMG para nadi-discount ka every year. No, so hindi lang po car insurance, may travel insurance, fire insurance, etc. Gusto mong bumili ng property or real estate from SMDC, Ayala lang, DMCI, as a member of IMG, nakaka-discount po tayo. Okay? Memorial lot, nakaka-discount din po tayo from Haven of Infinity. Yan, and discounted tayo sa mga special course from different gurus, no? So Jomar Hilario, social media marketing guru, si Alan ko naman, email marketing, and si Shana Sino, book writing, and si Jay Castillo about foreclosed properties. Yan, so Everest Memorial Service, meron din tayong asset preservation service, and then IMG Auto Program Service, no? So nakaka-discount tayo sa sasakyan kung gusto niyo bumili, no? Basta po brand new yung sasakyan. Okay? So, bakit po tayo nakaka-discount? Kasi naka-corporate account po tayo dito sa IMG. So, nakikiride tayo sa corporate account ng IMG. Okay? And if you want to do the business of IMG, yan, ito po yung 25. You own your business, you can become a financial educator. You own your time and you do it online. Pero ang pinaka-the best po, pag ginawa niyo po yung IMG, marami po kayong pamilyang matutulungan, makapag-ipon, makapag-invest, mapagandaan nila yung kanilang kinabukasan. Okay? And dito po mga rewards na lang when you do the mission of IMG. So nakakapag-travel for free sa iba't ibang bansa, no? And nare-recognize tayo, may ring, may pins, may watch, may cars. And dito po sa isa sa pinakamagandang reward, yung libreng short-term healthcare. Okay? So kasi di ba nag-i-invest kami sa long-term healthcare? So para hindi natin magalaw yung long-term healthcare, binibigyan tayo ng IMG ng chance na magkaroon ng sarili nating short-term healthcare. So kami mag-asawa, nag-qualified kami dito, parehas kaming meron na 100,000 po yung aming card. So mamaya makikita niyo po yan. And then we are partnered with Palawan, no, so Palawan Express. Kapag ka po may mga ano kayo, mga investments, dito niya napadadaanin. So ang sobrang mura lang po ng rates. Okay? So yan po yung partnership natin with Palawan. So with financial education, mayroon ka ng access, service discount, healthcare rewards and insurance just for the price of 5,500 pesos only. Murang-mura na po yan. Imagine niyo po, di ba, yung binayaran na tuition fee sa atin, sobrang mahal. Pero ito, 5,500 lang, you can save a fortune. Alright? So 1,500 annual accreditation renewal. 1,000 po ron mapupunta na sa Soldivo Mutual Funds ninyo or IMG Soldivo Mutual Funds. And 100,000 pesos po yung inyong personal accident insurance once na naging member kayo ng IMG. So ito po ako, yan. Ito po yung aking portal. Pag nag-member kayo sa IMG, magkakaroon kayo ng sarili niyong portal. At yan po yung mga bagay na meron ako dito sa IMG. So Soldivo Mutual Funds ko, yan po yung aking shares. May life insurance ako, 50,000 from Fidelity, so Everest Memorial, etc. Okay? So yan, we must build our solid financial foundation. Pero para ma-build natin yung solid financial foundation natin, no? Dapat po mag-start tayo dito sa baba, pataas, no? So remind ko lang po kayo uli, mag-impisa po tayo dito sa baba, papunta dun sa taas. Pero meron pong mas importante dito. Kasi po ang challenge ng karamihan, medyo challenge yung budget, di ba? So para magkaroon ka ng enough funds para ma-build mo yung solid financial foundation, you have to increase your cash flow. Paano? Mag-reduce ka ng expense. Tinuturo po yan dito yan sa IMG. Paano tayo nagre-reduce ng expense? Naka-itemize po yan. May separate workshop po tayo para dito. Alright? Pag-member ng IMG. And yung increase your income.
Do not depend on one source of income only, lalo na po yung employment, because employment is not permanent. Napatunayan na po natin yan, itong lockdown. No? So, kaya nga dito sa ING, mayroong opportunity na magkaroon ka ng additional source of income. So, pwede mo itong gawin so that mabuild mo yung solid financial foundation mo. And dito po sa ING, nabuild po namin mag-asawa yung solid financial foundation namin. So, we increase our cash flow. Nagtatrabaho pa rin po yung wife ko. So, IT po siya, di ba? Malaki po yung kanyang income. And at the same time, kahit malaki yung income niya, nagbe-bake pa din siya. Imagine niyo po, ang laki na ng income nagbe-bake. Because we want to increase our income. Eh, kasi para sa amin din yon. Tapos ako naman, ito po yung ginagawa ko full-time, IMG. Alright? And then after po nun, dapat meron kang healthcare. Meron po kaming long-term healthcare. Yan, so from Kaiser, long-term healthcare po yan. And then meron kaming short-term. Ito po yung nakukuha ng wife ko sa company nila, benefit. Yan, may tag-isa po kami. Ito naman po yung nakuha namin sa ING. Because we do the mission of ING, na-reward kami ng short-term healthcare. Alright? And then, life protection. Diba? So, meron kaming life protection. Ayan, ito po yung aming insurance. Yan po yung most 18. Murang-murang insurance lang po yan. So, ang binabayaran ko lang po rito is 8,400 per year para po makovered ako ng 1 million. So, yung sa asawa ko po, mas mura kasi mas bata siya sa akin. Depende po kasi sa age yan. Okay? And, syempre, minanage namin yung debt. No? Nabanggit ko nga po, meron pa akong binabayaran. 3,000 pesos na lang a month. So malaking ano na po 'yon, malaking achievement na para sa akin na galing sa mahigit 1 million na utang and then 3,000 na lang yung binabayaran, 'di ba? And meron kaming emergency funds, siya nakapagpagawa nga kami ng bubong nung nakaraan because we have emergency funds. Right? And ito po yung pinaka last, yung investments. Todo na po 'yan sa investments. Yung anak ko po, yung dalawa kong anak, yan, meron silang tag-isa nilang mutual fund account. Ang purpose nito para sa kanilang education at the age of 18. So, ang target namin, magkaroon sila ng around 1 million pesos. Tag-isa po sila pagdating ng 18 years old. Diba? So, yung mga parents naman namin dati, hindi kami nagawan. Although, meron silang pangarap na ganun, kaya lang hindi rin nila na masyadong naiintindihan yung ganito. Okay? Pero ngayon tayo, next generation, so yan, ginaguide na po natin yung mga anak din natin. Alright? And then, meron din po ako personal ko for my retirement. Meron kaming joint, kaming mag-asawa para po sa aming travel fund pagdating sa future. And then, meron pa akong personal, no? So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko rito. Basta linalagyan ko lang siya ng shares. Pero alam ko naman na pagdating sa future, lalago yan. Okay? And then, meron din akong seed box. Okay? So, dati, baon sa utang. Imagine, baon sa utang, pero ngayon, na-build paunti-unti. Step by step lang po yan. Hindi po yung biglaan na nabuild ko. No? Step by step po yan. Nabuild namin yung solid financial foundation. Nagkaroon kami ng confidence na ma-achieve pa rin namin yung mga pangarap natin, namin. No? So dati parang malabo na siya kasi nga baon siya sa utang. Pero with IMG, natuto kami natuto. And then nabuild namin yung solid financial foundation. And I hope yun din yung mangyari sa inyo. No? So ngayon, nag-uumpisa pa lang kayo. No? May mga financial challenges kayo. Pag-aral muna kayo dito sa IMG. And eventually, paunti-unti i-build ninyo yung solid financial foundation natin. No? So take action, secure your future now. Because you will always have an excuse not to save or invest. But no matter what your excuse are, one thing is for sure, you're going to get old next year. No matter what your excuse, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. No matter what your excuse, you will retire and stop making active income. Hey, magre-retire po tayo lahat at mawawalan tayo ng active income. So before po mangyari yon, dapat prepared tayo, di ba, for these kinds of situations. Be with the group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. So ako po yung isang produkto ng dati pong magastos, ngayon po na-convert into saver because yun po yung mission ng IMG na ma-convert tayo. Okay? And to teach them how to save the right way. Okay? So, ito na po, malapit na matapos. So, if you want something you've never had, you've got to do something you've never done. Okay, gusto mo bang makaipon? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang maraming taong matulungan? Dapat meron kang gagawing bago. No? Do something you've never done. So, with that, thank you very much. So, start to save your future. My name is John Abud. So, you can follow me on my FB. No, pwede niyo akong i-add John Abud. Mayroon din akong YouTube channel John Abud. And ito po yung aking FB page Coach John Abud. So, thank you very much po for listening and I hope marami po kayong natutunan
And pinaka best part po doon is yung mga natutunan po natin is i-apply po natin sa buhay financial natin. And believe me, magiging financially independent po kayo someday.